guys! Welcome back to my channel! So, good morning guys and good evening. Kung saan mo kayo naroroon na nanonood ng aking video. So, kung baguhan ka sa aking channel, my name is Salbs and aka Tam. So, welcome to my channel and salamat sa panonood, sa pag-subscribe, sa pag-like, sa pag-comment, and sa suporta. So, ngayon guys, topic na natin for today ay ang ating part 2 ng Form I-539 application to extend or change non-immigrant status. This is like extension of stay if you're having a tourist visa gaya nung kay mama. So if you are excited and you want to know what are the papers, what are the supporting evidence, what are the documents that we submitted, keep on watching and mag-enter muna tayo. Dito tayo ngayon sa aking office and pakita ko sa inyo ang aking favorite. Mag-stick on muna tayo, wafer stick. Simula nung bata pa ako, paborito ko na talaga ito. So yan. Ayan, baka naman, wafer stick, pwede ka na mag-sponsor. Just kidding. Okay. So, without further ado, let's get... Okay, so, nag-file kami ng application no October 7, 2020. And, so, ito, pakita ko sa inyo. Ayan, ito yung Form I-539 na final namin noong October 7, 2020. Dumating si Mama dito ng July, tapos mag-expire yung kanyang tourist visa ng January. So gusto namin na medyo mahaba-haba yung time frame namin para in case something happen, alam niyo na. So ayun, may time pa na makapag-apply si Mama. So yun. Ayan, page 1 to 8 siya, yung pipilapan nyo guys. So, kung hindi nyo parang kung paano pilapan, meron akong video, ilalagay ko yung link sa baba, how to fill out Form I-539. So, ito na guys, we're gonna go ahead to the evidence that we submitted. So, ang una namin sinubmit ay reason for a request of extension of stay. So, pakita ko sa inyo. Ayan, let's be organized. So ito yung reason. Ayan. So, ito yung reason for a request of extension of my mama, to stay. So, ayan, nilagay ko siya dyan para makita nyo guys. So, basahin ko lang. I'm here in the United States visiting my daughter, Sab Jones, and son-in-law, Michael Jones, and to meet my brand new grandson, Michael. Date of birth, April 15, 2020. I'm also here to help my daughter with a baby. My plan was to return to the Philippines on October 16, 2020 with my daughter, her husband, and my grandson. However, on September 28, the Delta canceled their flight for COVID-19. Okay. However, for reason not explained by Delta, they did not cancel my flight. So I have canceled my October 16, 2020 return flight so that when they are able to travel, I can return to Philippines with them and help with the baby on the long 24-hour flight. Because I don't know when the COVID restriction will be relaxed, but I hope that certainly by July 10, 2021, which is the date of my requested extension, the restriction will be relaxed and we can all return to the Philippines together, blah blah blah. Okay, so yun nga, yun yung reason kung bakit nag-extend si Mama ng kanyang tourist visa. So, ang next natin ay evidence of support from me and Michael. Since wala namang work si Mama, so kailangan na mag-provide ng evidence of support. So, ito yung evidence of support na pinasa ko. Okay.
So, ito, Regions Bank. Hindi ko siya ipapakita, guys. So, ito yung account namin, ng savings namin. Andito, pinapakita dito yung balance namin, kung magkano yung pera namin. Tapos, ayan, yun nga, savings namin. So, ito yung evidence namin, kasama yung permanent resident card ko. Tapos, ayan, pakita ko na lang yung permanent resident card. Ayan. Tapos, ID ng asawa ko. Tapos, ayun, ID ng asawa ko yung evidence of support. Tapos yung canceled flight namin. Ayan, nandito. Nandito yung canceled flight namin, guys. Ayan, canceled flight. May, si mama kasi nung apply kaya nakalagay dito, my daughter, son-in-law, and baby Michael canceled flight. So, ang next ay, ayun. So, lagay natin dito. Photograph evidence. Ito yung photograph evidence namin na nandito sa USA mama. Ayan. Picture namin nung anniversary namin sa beach. Ayan. Tapos ito, si mama. Tapos ako. Tapos, ayan, si mama tsaka si baby Michael. Naka black and white siya, guys, kasi nagtitipid tayo ng color. Pero yung sinubmit namin na photographs ay colored siya, guys. Tapos, ano pang next? Copy of passport travel documents with visa stamp. So, ito, passport ni mama. Tapos, ito yung visa niya na may stamp, guys. Ayan. Siya yan. Ang number, repairs, dero. So, ito napaka-importante nito. Siyempre, kailangan din natin ng Form I-94. Ito yung record U.S. Customs and Border Protection. So, once nag-enter ka sa United States, automatically, guys, magkakaroon ka ng travel history dito sa U.S. So, ayun, i-download mo siya sa USCIS. Tapos, pag magpa-file ka ng any kind of application, isasama mo yung Form I-94. Dito, naka-record yung record number mo, nakalagay. Kung kailan yung date of entry mo, ang date of entry ni mama ay July 11, 2020. Tapos, class of admission, ano yung, so, B2 siya, since tourist visa siya. Pag K1, PNC visa siya. Admit until date. So, nakalagay dito kung hanggang kailan si mama pwede mag-stay. Ito nga yung January 10, 2021. Tapos, nakalagay yung pangalan, yung passport number, tapos yung, date of birth kung kailan pinanganak. So, yun. Kailangan natin yan. Tapos, ito. Napaka-importante nito, guys. Since si mama hindi siya nag-i-English, so, tinulungan ko siya. Ako yung nag-prepare ng kanyang mga files. Kaya, meron akong pinilapan na preparer's contact information, certification, and signature. Ayan. Dito lang, preparer's full name, contact information, mailing address, tapos statement, tapos pipirmahin mo na siya. Tapos, meron ding, so, tinagalog ko sa kanya yung lahat ng mga nakasulat dun sa application niya, kaya meron din akong pinilapan na interpreters, contact information, certification, and signature. So, ayan. Nakalagay dyan ay pares lang yung pangalan, contact, address, tapos yung statement na para interpreter certification, tapos I am fluent in English and Tagalog, which is the same language is specified in the getting started section, and I have read to this applicant in the identified language every question and instruction on this application. Tapos pilapan mo na siya, tapos lagay mo ng date. Yeah. So,
ang next natin, ang next topic natin ay how long does it take to have biometric appointment? So, gaano katagal bago naka-receive kami ng notice para sa biometric appointment ni Mama. So, nag-apply kami ng October, naka-receive kami ng notice July. So, October, November, December, January, February, March, April, May, June, July. So, November, December. So, 9 months, guys. Pero, hindi namin na-receive yung notice, yung biometric niya by mail. Kaya, ang kailangan namin ng... So, kinontak namin yung USCIS para i-inform nga na hindi namin na-receive yung biometric na notice by mail. Kaya, hindi si Mama naka-attend nung July 23 niya na biometric. So, nung tinawagan namin yung USCIS, nireschedule siya. So, ang bagong schedule ni Mama ng biometric ngayong August 30, 2021. Ayun, guys. So, napakahirap na mag-contact sa USCIS. Talagang kailangan magtiyaga ka. So, 2 oras siguro ako naghihintay para lang may makausap na officer. Tapos, ang number 3, how long can you stay in USA while waiting your extension? So, gaano katagal ka pwedeng mag-stay sa US habang hinihintay mo yung notice or approval or ng extension mo na pinag-file. So, meron ako dito. Ito makikita nyo siya sa USCIS. COVID-19 delays, extension, change of status. So, ang release date nito ay noong April 13, 2020. So, ang nakalagay dito, apply for an extension. Most non-immigrant can mitigate the immigration consequences of COVID-19 by timely filing an application for extension of stay or change of status. So, if you file in a timely manner, non-immigrants generally do not accrue unlawful presence while the timely filed non-frivolous COS application is pending. So, where applicable, employment or authorization with the same employer subject to the same terms and condition of the prior approval is automatically extended for up to 240 days after I-94 expiration when an extension of stay request is filed on time. So, yun na nga, sinasabi ko kaya, October pa lang nag-file na kami para meron kaming madami pa yung time namin. So, yun. Hanggang 240 days si Mama pwede siyang mag-stay. So, ang maximum niya from January hanggang September 11 siya. Hanggang September 11. Tapos yun, guys. Ito na yung... Ayan. So, nag-file kami online siya, guys. Pwede ka mag-file online or pwede mo siyang i-send through mail. So, I think mas madali kung ipapile mo na lang siya online. Nandun na, doon nga na mag-fill out ng form. Tapos, i-upload mo na lang yung mga supporting evidence mo. Tapos, So, yun, guys. Yun na, guys. So, mag-extend ulit si Mama ng another 6 months, hopefully by 6 months, sana makauwi na kami dyan sa Pilipinas. So, after ng biometric ni Mama, magpa-file ulit ako ng another extension para sa kanya. So, para legally nandito siya sa US. So, yung tourist visa niya, so legal siya nandito sa US, guys. So, yun, guys. If may question kayo, huwag kalimutang anytime pwede kayo magtanong, mag-comment lang dyan sa comment section. Pwede nyo rin kaming i-follow sa aming Instagram, findsalvejones_Pilipina in Florida, or sa Facebook page, Salve and Michael Fair.
Emily. So, doon nag-upload ako ng mga YouTube video ko, guys. If interested kayo mapanood yung mga previous video. And huwag kalimutang mag-like and comment down below. And also, subscribe kung hindi ka pa nakaka-subscribe. Thank you very much, guys. Yung pag-subscribe mo na yan, napakalaking tulong yan, guys. So, ayun. I hope nagustuhan yung video. And huwag kalimutang laging mag-smile and always happy. And ano man ang pinagdadaanan natin ngayon, always pray to God na malalampasan natin. Thank you and bye-bye and God bless. Mwah!